limang dekada na po tayong ginugulo ng mga teroristang to. All communists are bad because all of you are conspiring to overthrow the government of the Republic of the Philippines. Natitira pang miyembro ng CPP-NPA-NDR na magbalik loob na para sa mas maayos na pamumuhay at mapayapang bayan. Respetuhin po natin ang ating gobyerno na pinili po ng taong bayan for 6 years. The government under President Duterte is serious and sincere to achieve peace. Para sa mga natitira pang mga miyembro ng CPP-NPA-NDF, may paalala at personal na pakiusap ang opisina ni Senator Christopher Bongo. Sa pinaglalaban nila, ay wala na po sa lugar. The objective of the CPP is not peace. The objective of the CPP is to overthrow the government. There will be no ceasefire ever again. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Sa magandang araw po mga DDS, welcome to my vlog, the DDS Forever Channel. Sabi ni President Duterte, rest in peace na ang ceasefire or ceasefire is dead. Isa pong napakagandang mensahe ng ating presidente, parang Christmas message na. Kasi kahit sa festive season, hindi ho niya hinayaan na magkaroon ng ceasefire. Kasi po ang ceasefire, sinasamantala po ng mga CPP, NPA, NDF. Hindi po sila tumatalima sa usapan ng ceasefire. Determinado po ang ating gobyerno na talagang tapusin na sila. Enough is enough. Ginawa na po ng ating Pangulo ang lahat. Kung gusto ni Joe Masison maging komunistang bansa natin, kailangan umuwi siya sa Pilipinas at tumakbo siya, kumandidato siya pagka-presidente. Pagka gusto siya ng tao, iboboto po siya ng tao. Kaso sukang-suka na po ang mga tao sa mga kaguluhang nagaganap sa Pilipinas. Limang dekada na po tayong ginugulo ng mga teroristang to. Ang sabi nga nila, walang masama sa pagiging activist or komunista. Ang masama nito, they are engaging in a terrorist act. Kaya meron po akong 10 dahilan kung bakit po ang terorista sa ating bansa ay mawawakasan na. Unang-una, we have the determined president. Determinado po ang ating gobyerno na talagang tapusin na sila. Enough is enough. Ginawa na po ng ating Pangulo ang lahat. Nakipag-usap siya. Nilagay pa nga niya sa cabinet members niyang NPA tulad ni Tagiwalo, Mariano, Lisa Masa. Pero ano ginawa nila? Di ba ang mga budget na binibigay sa departamento na yun, tinutulong nila, binibigay dun sa NPA, sa mga tao rin sa bundok, or whatever na pwede nilang maitulong para lumawig pang NPA na bisto ng Pangulo. Kaya di ba biglang pinatalsik yung 4 na pinaupo niyang cabinet? Nangunguna na nga si Tagiwalo. Maganda na sana yung ginagawa niya sa DSWD, kaya nga lang nabisto, di ba? Pangalawa, government is capable. Meron na po tayong mga makinarya, mga modernong kagamitan, panlaban, panggera. At meron pa pong mga darating. Gusto ko lang po ipakita sa inyo ang mga darating na modernong panggera na to. Heto po. Yan, ikita nyo po. Ganyan po kalalakas yung mga ammunition na kayang-kayang pulbusin ang mga kalaban. Sin or durugin ang mga kalaban. Ganyan po ang lalakas. Kita nyo, ganyan ang darating sa atin. Mga sample pa lang yun, yung mga dumarating sa ating mga chopper na panggera, mga eroplano, mga malalakas na firearms. Diba? Pang-apat, ang social media aktibo na sa pagkalap ng mga information. Ang mga Pilipino po ay marami na pong pagkukunan para malaman kung ano ang totoong nangyayari talaga sa bansa natin. Ngayon na nga, bistado na natin ang mga makabayan black, diba? Nagre-recruit pala sila sa mga universidad. Pangunahing universidad ng Pilipinas sa Maynila, lalong-lalo na ang UP, sa Capi-UP. Ngayon, oh, ito naman ha. Pang-apat, people have a high trust in the government. Dahil po sa nakikita natin ginagawa ng gobyerno, sa mga action at pananalita ng ating gobyerno, ang laki po ng tiwala na ng taong bayan sa presidente, lalong-lalo na. Panglima,
Mga kadre, for the first time ay isa-isa ng sumuko, hindi lang sumusuko, kundi nagsisiwalat pa ng mga mahalagang impormasyon. Yung mga sikreto ng mga NPA, isa na rin yung kung paano po sila mag-recruit. Pero ang ginagawa lang po nila sa Senado, diba, panayang deny, dapat pinapaliwanag nila na hindi sila kaisa rin sa NPA. Kaso, bistadong-bistado na nga sila eh. Nakakalungkot lang na si Ping Lacson mukhang nabahagang buntot. Yung kanilang investigation na ginagawa, walang nangyari. Puro ang bababaw lang ng tanong. Yung panghuli nga, di ba? Nadismaya si Ka Eric. Iniintira po siya ni Ping Lacson sa kada sasabihin niya, hindi po pinapatapos. Ang ibig sabihin yun, parang nabahag ang buntot ni Ping Lacson. Yung nagkulay dilawan siya ron. Anyway, pang-anim, nagising na po ang mga magulang na makipagtulungan sa gobyerno. Di ba po, may mga rallying na ganap? Mga magulang sa harapan ng university. Kinokondina ng mga magulang yung pagsasawalang kibo ng administration dyan sa mga university. Diba? Kasi ang naapektuhan nito mismong pamilya eh. Yung mga anak-anak na mga na-recruit, imbis din na magkaroon ng magandang buhay matapos ang pag-aaral, nagiging NPA lang. Kaya ngayon, nagising na po ang mga magulang. Pang-pito, nabisto po ang mga university na sa kanila pala nanggagaling karamihan ng recruit. O sabi ko nga, it's something to do with the parent. Nagagalit, nagrarally sila. Natauhan na. Nabuking na mga parent na itong mga university nito. Heto pala ang pugad ng mga recruitment eh, para lumawig ang NPA sa Pilipinas. Pangwalo, suportado ng taong bayan ang presidente sa plano nitong wakasan ang CPP-NPA. What was evolving before me was something which is not acceptable to the Republic of the Philippines. Lalo na yung coalition government, no stupid president will allow it. He will get impeached. You are not supposed to share that power. Ako, may sinumpaan ako. And those powers given to me under the law are only to be exercised unless they are capable of being delegated. I cannot compromise anything in this government. It's either I will be impeached or the military and the police will shoot me. I would say the ceasefire is dead. The peace talks between the NDF, NPA, isahin lang natin yung legal front nila. I am identifying you because I have seen the records. You are really communists. You are out to share power. So I have to destroy you. Na kayong lahat dyan, you are a communist. Mas kami sabi niyo, you cannot be accused now of being just a mere communist member because the anti-subversion law has been abrogated. Well, you got it all wrong because the Communist Party is still fighting against the government. Hindi nga wala ng subversion law, but you are committing murder, arson, lahat na, and rape. These are serious offenses under the revised penal code. Sa kasagsagan ng pandemic, magdi-deliver po ng mga gamot o pagkain ng mga sundalo natin, nirat-rat po nila. Kaya ang ceasefire po is dead. Talagang hindi na po hahayaan ng ating presidente kahit pa sa darating na Pasko. Po sa akin ha, kasi ang presidente po, he did all he can na makipag-isa ang mga CPP-NPA sa gobyerno. Kaya nga lang sa kanilang pag-uusap, hindi po sila nagkasundo. Kasi ang NPA, gusto po nila magkaroon ng coalition government. Ang ibig pong sabihin, they want to share power. Ang presidente, siya po ang binoto ng mga Pilipino, hindi po sila. Tulad nga sa sinabi kong live last time,